Ito ang para supply payment zone. Don't order sa amin yun. Yung may kanilang may kasagingan. At ito naman sa kabila. Ito sa kabila ngayon dito. Ito, iba na itong sinusupply ko. Ito ang tubig. Ito ay panang ito para planches lang ito ng tubig. Yan ang sinusuplayan nyo, papaya. Kaya maskin maraming bato, pag mayroong tubig, talagang bubunga yung papaya. Hindi problema kung mayroong tubig at saka mayroong fertilizer. Ayan, yan ang karakteristik sa papaya. So, yun. Hanggang dito na lang sa aming pag-demo. Bye-bye na. Ito, Daddy. Ayan ang ano. Hello. Mag-greet ka naman sa kanila. Good morning sa lahat. Good morning sa tanan. Kaya kami sa area sa actual area sa plantation ng papaya. Yan. Ito talaga ang ito ang panito. Bali, 10 months na ito ang iyang kwan. Ito maski ang papaya, maski na maraming bato. Basta supplyan lang ng tubig saka tamang fertilizer monthly. Ito ay nagbibigay sa atin ng productive na mga bunga. Yan. O, kita nyo? Maraming bato yan. O. It's a rocky plantations, but it gives plenty of fruits. Basta i-follow lang ang SOP. Standard operation procedure for applications of fertilizers. Yan. Hello! Hello! Kaibigan. Ayan o. Palabas na kami dito sa loob. Palabas na kami sa plantation. Sa plantation. Ito, pinapakita lang namin na kahit ito ay nasa rocky place, maraming mga bato, nabubuhay pa rin ang tanim na papaya. Basta ito ay masuplayan lang ng tamang tubig saka yung kanyang abono. Alagaan mo. Ito mga kaibigan, another 6 sa or kasarian ng papaya. Ito ang tinatawag na hermaphrodite. Ito yung klase ng kanyang bulaklak. Yan. Saka yan ang kanyang fruit bearings. Yan. Ito. Ito ang kanyang bunga. Yan. Yan ang bunga na hermaphrodite or in short herma. Hermaphrodite pa rin na tanim. Saka maski na ito ay nasa maraming mga bato, nabubuhay pa rin, mataba pa rin ang ating mga tanim. Ito, tingnan nyo, ito. Uupo ako dito sa bato. Yan. Yan. Malaking bato, oh. Tapos ito pula ng papaya. Yan. Ito. Ano ang laki ng ananga. Kunan mo sa ibaba. Ito ang hermaphrodite na klase ng papaya. Ito yung dinideliver sa company na ginagawang fruit cocktails. Makapal ang laman ito. Saka mabigat sa timbang. Ito. Itong hermaphrodite na papaya. Yan.
Ito yung ano to. Ito yung magandang klase ng papaya. Ayan. Okay. Okay, mga kaibigan. Ito na yung bulaklak ng female papaya. Ayan. Ayan, bulak niya. Yung bulaklak. Saka, ito na yung kanyang bunga. Ito, malalaki siya pero halo ang kanyang laman yan sa loob. Saka manipis. Manipis yan. Less sa iyang weight. Yan, timbang. Ayan. Yan ang property ng female na papaya. Yan. Yun o. Yun ang mga bulaklak niya. Yan. Yan. Okay, mga kaibigan. Ang ano natin ngayon, ang tatlong klase ng papaya, ang 6 and types ng flower na kanilang ibibigay. Ito na sa video ngayon, ito ay isang female na flower. Female papaya. Yan. Ang female papaya, nagadala ni sa sangbulak. Ang yung bulaklak. It's a large flower, about 5 cm long. Are born at the left axis, close to the stem, and occur singly on a small cluster. The flower possesses functional ovaries, but lack of stamen, and thus rely on outside source of pollen for fruit set to occur. The fruits are generally ovoid, almost uniform in size and shape. They have a thinner flesh and large cavity than fruits from the hermaphrodite plants. The female, unlike the male or hermaphrodite plants, is remarkably stable as far as the sex expression is concerned and is not influenced by seasonal and environmental changes. Itong ating mga ang bulaklak ng female papaya, less than ang kanyang bigat, dahil ito ay manipis ang laman, saka malaki ang butas or cavity niya sa loob ng butas niya, maluang ang kanyang butas, kaya manipis ito. Ating 6 and flower types sa papaya plants may be grouped into 3 basic 6 types according to the flower they produce. This one, number 1 is male, number 2 female, and yung number 3 is hermaphrodite or herma. Ito ang male na plants can be readily identified because of its numerous flower are born in the small cluster. Yeah, long dropping flower stalk. Ayan, o, tingnan mo. Yan ang lalaki. Matataas ang kanyang stalk. Tapos, malalayo ang kanyang bulaklak. The small flower are almost entirely male and therefore cannot produce fruits. During cold and rainy months, however, the male plants occasionally produces a few hermaphrodite flowers which develop to small fruits with inferior taste. Male plants very seldom encountered because it is commonly practiced to eliminating this papaya in the orchids. So itong papaya na male ay pinuputol to sa plantation dahil hindi ito productive. Saka hindi masarap ang kanyang bunga nito. Yan ang flowers ng male na papaya. Hindi yan hindi yan productive na kasi pinuputo yan sa area. Yan, nakita nyo na mga kaibigan, yung diferensya ng mga kasarian ng papaya. Yung male, ito yung bulaklak, at yung female, ay yung malalaki ang bulaklak niya na ma-oboroid ang iyang shape, and then yung hermaphrodite, yung parang oblong, kapataas. Yun, pinakita ko na yun sa mga previous kong video.
Okay, mga kaibigan, ito ang hermaphrodites na plants. Bear small flowers. In short, pedicular cluster. Like the male form, six expressions in hermaphrodite plants is influenced for fluctuating climate conditions like temperature, relative humidity, and rain. Hermaphrodite plant produces several types of hermaphrodite flowers, so that resulting fruits, even a single tree, may vary a single shape and size. The fruits of hermaphrodite plants range from obovate and elongated. These fruits have thicker flesh. They have generally preferred in some market. However, the flavor and sweetness of papaya fruits from female and hermaphrodite plants are physically the same. Ito ay ating ma-recognize ang kanyang forms ng kanyang prutas. So, more productive ni siya ng tanim. Saka makapal ang laman nito, mabigat sa timbang. Ang pinaka timbang nito, umaabot ito ng 4 kilos pag malaki. Yan, yan ang tinatawag na hermaphrodites na bunga, hermaphrodite plants. Ito ang pinatutubo namin doon sa area kasi ito ang required na klase ng papaya na dinideliver sa company na sa fruit na gumagawa ng mga fruit packages dito sa amin.